Hello, what's up guys? Magandang umaga, tanghali o gabi sa ating lahat. At syempre guys, welcome back to my channel and hello po kay Kuya Bal Santos Matubang at Edna Kalinga Prabat sa lahat ng Kalinga vloggers na kanilang kasamahan. At guys, at syempre shoutout din po kay Pastor J. Morillo Vlogs. Na kung saan? Ay, siya po ang re-reactionan po natin ngayong araw na to. Itong vlog niya po na ito ay ang apat na batang magkakapatid na iniwan ng magulang. At ang nag-aalaga lang po ngayon ay ang kanilang tiyahin. So, grabe ang karanasan na ito, guys. No? Kapag kayo nangyari ito, makakayanan nyo kaya? So, syempre guys, umpisa na po natin. Ayusin ko lang yung ano. Pagpala. Pagpalang hapon po kay Kuya Bal, kay Ate Edna, Kalinga Prab at sa buong team ng Kalingap. At muli andito po tayo sa Barangay Labnig upang i-update po natin yung isa sa tinutulungan po ni Kuya Bal, yung apat na magkakapatid. So yan nga guys. At actually daw pinuntahan na to ni Kuya Bal guys, yung apat na magkakapatid. Siguro napanood niyo na sa channel niyo po. And ngayong araw na to, or nung nakaraan, kasi 6 days na to, ay in-update lang ni Pastor J. Morillo, guys. Para ma-update kung ano na yung kalagayan nila sa araw na yan. So, play po natin, guys. Na kung saan po ay iniwan po ng kanilang mga magulang at ati po silang kumustahin. Ito po sana ay pupuntahan po ni Kuya Bal nung nakaraan. At hindi lang namin po tanda yung lugar kaya ngayon. Ah, so papunta, unang punta pa lang pala nila kasi hindi daw nila natatanda ng lugar. So guys, hindi pa pala patay ang mga magulang ng mga bata. Kung hindi ay talagang sadyang iniwan. So grabe, no? Sadyang iniwan ang mga bata. At mukhang may kanya-kanya ng mga buhay, ang mga magulang, ang mga ito. So, panoorin natin kung ano pang mga kaganapan, guys. Yung pong araw pong ito ay hinanap po namin at pinagtanong-tanong po itong lugar po ito. Nang sa ganun po sa muling pagpunta ni Kuya Bal dito po sa Gumaka ay yan, at masasamahan po natin si Kuya Bal po dito. Tayo po mga Kalingap at puntahan. Yan, mapagpalak. So, yan na nga guys, ay hinahanap na ni Pastor J ang bahay na mga apat na magkakapatid. So, ayan lang pong bahay nila. So, parang isang bahay kubo na maliit. So, dyan sila nagsisiksikan, guys. So, play natin. Ang hapon po sa inyo. Ang gandang hapon ate. Kumusta po? Kumusta ate? Ayan. Ate, sila yung magkakapatid? Yung apat na magkakapatid? Opo. Yan si, ito si Nini. Yan. Nini, nakita mo na si Kuya Bal? Oh, so ayan nga guys, napuntahan na nga ito ni Kuya. So siguro si Pastor J ay hindi kasama noon, kaya sabi niya ay hinanap niya ngayon. Yan ang kapatid na babae, solo. Tapos halos lalaki na yata yung kapatid niyan guys. Nag-iisang babae sa apat na magkakapatid, no? So kawawang kawawa kung talagang ma-imagine mo na ikaw ang kamag-anak niyan. Grabe, no? So play natin. Nakakatawa si Kuya Bal yung pumunta rito nung mga nakaraan na, no? Yan. Ilan kayo magkakapatid, ate? Lima po. Lima silang magkakapatid. Hindi pala apat, guys. Lima. Lima pala sila. Hindi lang apat. Grabe, no? Tapos iniwan ng magulang. Boy pa mga magulang yan, hindi naman sila namatay guys, na wala naman silang sakit. Kung di talagang yung magulang ang umalis. Siguro feeling ko sa kahirapan ng buhay, kaya umalis ang magulang, nag-asawa ng iba o nagkaroon ng ibang pamilya. Grabe no? Supli natin. Okay.
Yung isa ay? Sinama po ni Tito Sari. Hindi ba, ngayon, bali ilan na kayo? Apat na lang. Dahil yung isa ay namatay. Ayan, ano. Ayan siya. Oh, yung isa pala, yung panglima ay namatay na. So, apat na lang sila palang ano, natitira, guys. Akala ko eh, buhay lahat yun. So, play natin. Ayan, ate, sila ay mga pamangkin mo, ate. Opo. Ayan, bali ikaw ay kapatid ng magulang nila. Opo, lalaki. Lalaki. Na ikaw ang nangangalaga sa kanila, ate, ngayon. Opo. Kumusta naman sila, ate? Okay lang. Grabe, no? Buhay pa pala mga magulang po iraniwan ng mga anak. Ano kayang klase ng magulang ang mayroon ng mga to? Nakakaawa naman, no? Baka siguro hindi na kayang alagaan or nahirapan siya kaya iniwan ng mga bata. Actually, ang tatay ng mga to, siya nagtataguyod lang. Pero ang nanay, naghanap din ng ano, ibang pamilya, guys. So, iniwan sila sa poder ng kanilang ama. At ngayon, kasi syempre, ang tatay wala dyan. Ang nag-aalaga ngayon, ang tiyahin, guys. So, ayan ang tiyahin nila, si ate. Bali, ikaw ang tumatay yung magulang nila ngayon. Bali, yung panganay nila ay nagtatrabaho. Ate, ikaw, kumusta ka? Okay lang po. Nag-aaral ka? Anong grade mo na? Grade 6 po. Ah, Uy, grade 6 na yung babae. Tapos yung panganay pala daw ay nagtatrabaho na, guys. At sila na lang na tatlong bata. Yung nasa elementary at mga ano kapatid. Siguro dahil nagtrabaho ang panganay. Kasi kailangan nila ng pera. Kasi syempre wala nang ano eh, tutulong. Manustos na kanilang pangangailangan, guys. Ibuti nga kamo at nakilala sila ni Kuya Bal. Or kung sino man naka-scout dyan sa kanila, guys. Or si Lods J. Murillo, no? Pastor pala. Pastor J. Murillo. Supli natin. Shoutout po pala sa inyo, Pastor J. Ako po yung nagpunta sa live nyo noong nakaraan. Kung natatandaan nyo. Ayan. Ka na ba? Si Tutoy? Hindi nag-aaral. Ako? So magkakapatid, ikaw lang nag-aaral o yung ibang kapatid nag-aaral din? Ako lang po, kami lang pong dalawa ni Kuya Juven. Okay lang, dalawa. Hala ka, siya lang daw yung nag-aaral, guys. Tapos itong batang isa, yung lalaki dito na nakatabi ng tiyahe na hindi. Piling ko, kaya hindi siguro nag-aaral itong isa. Piling ko, kasi syempre need nila ng pera, walang pambili ng gamit niya siguro. Pero gustong-gusto rin yan mag-aral. Siyempre, lahat ng bata gusto mag-aral, di ba? Pero pagdating ng araw ay meron silang ang tawag dito, susi. Kumbaga, yung ano na pag-aralan at yun ang gagamitin nila. Di ba, guys? Ang Kuya Jubin mo. Yan, ito si... Anong pangalan mo, ate? Erica po. Erica? Uy. Si ate Erica. Kapangalan pa ni Erica, guys, oh. Kaya masipag mag-aral eh, kasi kapangalan ni Erica. Diba, si Erica, sa Edrica ay masipag mag-aral at yan din itong batang si Erica dito. Diba, guys, supli natin. Na sila po yung ano, yung mga magkakapatid na kung sanay na pa silang po ni Kuya Bal dito. Barangay Labdig nga ba, ate? Opo. Dito sa Barangay Labdig. Sila po yung magkakapatid na apat na napasyalan po ni Kuya Bal dito. So ayun nga, guys, napasyalan na nga ni Kuya Bal at first time lang ni Sir J or Pastor J. Murillo dyan. Kasi nga hinahanap pa yung bahay ng mga yan. So maybe itong week na to, next day pupuntahan pa yan ni Kuya Bal. So play natin, guys. At ina-update lang po natin. Ang mga bata pong ito ay wala na po silang mga magulang. Ano, ate, kumusta? Kumusta pa kayo ng magulang ninyo? Si mama mo, kumusta? Ha? Hindi ka kinukumusta ni mama mo? Naku, grabe naman. Parang alam mo yung ano, iniwan ng mga bata tapos wala na pakialam, no?
siguro sinasabi eh, di ba, nandiyan naman na tiyahin at ang tatay, ayan. Pero ang tatay kasi ng mga to, wala na din dyan guys eh. Nagtatrabaho yata or nasa ibang din lugar. Actually guys, ngayong oras na to, ano, mag-alas 5 pa lang, no? Ang aga ko nagising kasi yung bata nagpunta na mag-jogging, sumaga tayo nagising. Kaya nagre-reaction na tayo ngayon eh, ano palang oras. Matagal na bang wala si mama mo? Tagal na po. Naku. Matagal nang wala. Nasaan si mama mo ngayon? Sa bayan po. Hindi kayo pinupuntahan? Malapit lang pala ang nanay. Diyan lang sa bayan nila. Pero bakit di malang makadalaw, no? Grabe naman ang puso. Masyadong matigas. Anak niya yung mga yan, anak mo yung mga yan, ate. Pero bakit ayaw mong dalawin? Or kumustahin man lang, di ba? Ay, naku. Eh, yung iba nga naghahangad ng anak dahil hindi nga magkaroon ng anak. Pero yung iba na nanay ay iniiwan ng mga anak. Ayan. Gili ba? Pwede sana kunin na lang namin yung mga bata na yan at dito na lang. Kasi ang ate ko walang anak. Eh kaso ay malayo, di ba? At saka may mga ano na yan, muwang marunong na kung sino ang tatay at nanay ay kilala na nila. Ayan, supli natin. Hindi pa sila pinupuntahan natin? Hindi po. May panibagong pamilya na rin po yun. May panibagong pamilya na. Yun ang sinasabi ko, kung may bagong pamilya na, wala na. Ikaw na talaga ang bahala sa mga pamangkin mo, ate. At syempre, kasi iniwan sa inyo eh, dyan sila nakatira. Ayaw nila na responsable, pero nag-asawa ng iba ang nanay. So ano yun, magpaparami. Ayan. Pasensya na sa mga sinasabi natin dito na medyo ano, kasi nakakaano lang talaga. Iniwan ng mga bata, tapos nag-asawa ng iba. Kung ayaw ng responsable, bakit mag-aasawa ng iba ang nanay? Di ba guys? Yan ang katanungan. Shout out po sa lahat ng ano, nanonood dyan na kahit hindi po love team ang ating nire-reaction. Ayan, dyan pa rin kayo na nanonood. Yan. Salamat po. Ikaw, bunso ka? Kuya, ano? Siya bunso siya? Hindi po, pang-apat po yan. Pang-apat? Magkakapatid. Mm. Grabe, nang dami nila. Apat na magkakapatid, tapos iniwan pa ang ano, iniwan ng nanay. Grabe, yung konsensya yan ate, sa nanay niya at sa tatay, no? Pero alam ko yung tatay, hindi naman sila iniwan. Kung baga nagtrabaho lang yata, yung kapatid ni ate yun, guys. Yan pala. Ito pang hindi nag-aaral. Bakit nga hindi siya nag-aaral ate? Kasi pa eh, di pa yung nakarehistro. Naku po. Ng birth certificate. Kawawa naman yung bata guys. Wala daw birth certificate. Hindi ba niregister ng parents niya yan ate? Naku. Mahirap yan no. May bayad pagka kwan. Pero kung pwede lang siguro pakiusapan ng registral dyan sa kanila. Sa Gumaca. Gumaca yan eh. Quezon. Birth certificate. Ilan taong ka na kuya? 8 na po yan. Grade, ano na sana? 2? Oo. Grade 2 na po. Oh, grade 3, grade 2 ganun. Grade 3. Bali, ang mga magulang nila at... Grade 3 na sana ang bata pero hindi nakapag-aral. Ayan. Kawawa nga sila guys, no? Dapat ito yung mga pinapansin ng mga ano ngayon. Kagaya ng mga lumalaban, ng mga sa politics. Dapat ayan, yan ang mga tinutulungan nila, lalo na yung mga sa barangay, kahit ikaw tumatakbong barangay kagawad or barangay chairman. Yan ang dapat tutukan. Yan sa inyo ate, ano, sa tiyahin nila, no? Ganun sana. Ate, ano, hindi na umuwi dito, ano? Nako. Yung tatay po, bihira. Bihira umuwi. Pero sinusuportahan sila ng mga magulang nila. Yung tatay po, sinusuportahan po sila. Buti naman ano po. Yung tatay ang nagsusuporta kasi hindi naman yata nag-asawa ng iba at nag-work lang. Pastor Jay, buti naman ay binibigyan din pa rin sila. Pero yun nga, bihira umuwi. Siguro pag uuwi lang, pag meron siyang perang marami or pamasahe. Kung medyo malayo man ang trabaho ng tatay nila. Supli natin, guys. Pero yung nanay? Nanay pa, iwala na. Hindi na sila pinupuntahan.
kahit nandito sa Gumaka. Diba, nandyan lang sa Gumaka ang nanay, sa bayan. Pero siguro, ate, ano, sa tiyahe ng mga bata na to, siguro nahihiya siyang magpakita dyan sa inyo. Siyempre, nasa poder nila eh. Kung ikaw nakagawa ka ng kasalanan, eh wala ka ng mukhang ipapakita. Kaya ganun siguro na hindi na siya nagpapakita. Pero kung may cellphone kayo, pwede naman niyang i-text, no? Tapos magkita sila sa isang lugar. Or dahil baka busy din at may bagong baby, may bagong anak. Yan, hindi na napapasyala ng mga batang to. Buti na lang nagtatrabaho na yung panganay na kapatid. Pero ang tanong, nakatapos din kaya yun ang high school? Yun ang ano, no? Baka mamaya ay mag-asawa din ng maaga. Ayan, kawawa naman ng mga kapatid niya. Ay, grabe. Napakalungkot naman ng buhay ng mga batang ito. At yung kuya nila, nagtatrabaho, ano? Lungkot talaga, Pastor Jay, kasi biruin mo, ha? Sa murang edad, dinaranasan na magkaroon ng ganyang, ano, no? Pamumuhay. Pero actually, sa amin naman, mahirap lang naman talaga kami nun. Pero hindi naman hiwalay magulang namin. Magkasama naman sila at maaga lang akong nawalan ng tatay. Yan, nagkwento sa sarili, no? Parang ano kasi, pag ikaw nandito na nagre-reaction, parang naiuugnay mo yun sa sarili mo. Ganun yun. Isipin mo yung mga nakaraang mga paghihirap nyo, ganun. So, play natin, guys. Ayun. Ate, di ba nakausap ka na ni Kuya Bal, ate? Anong sabi sa'yo ni Kuya Bal dati? Kalimutan mo na. So, matagal na pala siya na nagpunta si Kuya dyan. Kasi Quezon yan eh, nasa Dait sila. Medyo malayo din naman. Kaya sabi ni ate, yung pangalawang bata, yung babae ay nakalimutan niya na, guys. Ate, baka anong gusto mong sabihin kay Kuya Bal? Sige, ito, mapapawad ni Kuya Bal ito. Anong gusto mong sabihin kay Kuya Bal? Lang masabi ang bata kasi syempre, ikaw kung nandyan ka na wala kang idea. Yan, supli natin, guys. Sana po masusultahan po kami. Kagaya ng ano, ate? Kaya po na. Dati, di ba, natutulungan kayo, ano? Ayun o, pagkain. Ayan ang need ng mga yan. Most especially pagkain, guys. Kasi nga, wala na lang parents na nag-aalaga sa kanila. So, play natin. Kasi ate. Ang nanay mo may iba ng pamilya. Hindi minsan, hindi kayo kinukumusta. Hindi kayo pinupuntahan. Grabe, no? Yun nga. Baka busy na siya sa bago niyang anak, ganun, kasi may bago ng pamilya. O kaya medyo sabi ng bagong asawa, wag mo na silang puntahan, ganun. Ganun siguro ang sinasabi. Yan, kawawa naman talaga itong mga to. Mga ganitong edad, 10 years old, 8, need pa yan ang assistant ng parents. Kasi gaya ko naman nun, bunso ako, hindi ako, ano, kumbaga hindi ako, humihiwalay sa nanay ko eh. Hanggang high school, katabi ko pa din pagtulog ang nanay ko, diba? Eh, what more pa edad nila? 10 years old, 8? Ay, nako. Grabe, no? Actually, ito itong batang babae, grade 6 na yan, guys. Pero namimiss mong mama mo. Yun nga lang, namimiss mong ang mama mo, pero hindi naman kayo namimiss, ano? Yun lang. Doon na masakit. Yun, namimiss mo ang mama mo, pero ang mama mo, hindi ka man lang maalala or namamiss. Or pwede naman naalala lang sila. Kaso yun nga, siyempre may bagong asawa, bagong pamilya. Baka masyadong mahigpit din siguro. Hindi naman kasi natin alam kung ano ang kalagayan din ng nanay. Ayan. Kung naghihirap or mayaman na ba, di ba? Supli natin, guys. Yung bagay na masakit nun. At si Kuya nyo nasa trabaho ngayon.
Yan, ito po mga Kalingap, sila po yung apat na magkakapatid na kung saan po ay ina-update po natin ngayon. Yung isang kapatid nila atin, nasaan na? Nasa kapatid ko po, panganay. Sa so po. Saan lugar? Tagaytay po. Ah, nasa Tagaytay. So yung isa ay nahiwalay, kinuha ng kapatid nila na isa. Mas maganda yun kasi para hindi gaano-ano. Actually, syempre kailangan talaga na kunin yung iba ng mga kapatid nila para di gaano mabigat siguro ang gastusin. Lalo, si ate lang naman nandyan. Wala naman yata ang trabaho si ate yung kanilang tiyahin. Silang tatlo na lang naiiwan dito. Itong dal isa nag-aaral si ate. Grade 6. Si kuya ay hindi ano. Yung kuya nila ay nagtatrabaho sa bayan. Kawawa naman tong isa. Hindi nagkapag-aral guys. So ano kayang grade na to kung papasok? Actually kinder. 8 years old. Alas na lang siya. Mag-alas na lang to para ano na siya. Kung sakali man na may pasok. Actually ngayon, ipasokan na September na. Nag-umpisa na ang klase guys, pero hindi pa rin sila, no. Kawawa talaga. Next year na yan, papaaralin. Sa tulong din siguro ni, Kuya Bal. Kuya Bal, Kuya. Ito po sila mga Kalingap at ating pinasyalan po dito. Ate, ako yung napapunta rito para mangumusta lang, Para nga po makita yung sitwasyon po ng mga magkakapatid. Kaya pinabibigay ni Kuya Bal na pangsaing lang muna yan ha. Yan, 5 kilos of rice. Sabi niya pinabibigay ni Kuya Bal. Ayan, malaking tulong na yan, Pastor G, sa kanila kasi tignan mo naman. Kawawa ang kanilang kalagayan. Ayan, kung malapit lang sana ako pero ang problema, ang layo-layo namin. Tsaka paras lang din naman na mahirap din ang buhay at hindi naman tayo yung mayaman. Kasi mahirap lang din ang natin, pamumuhay guys. At wala din naman na tayong work, dito lang po tayo sa bahay dahil hindi tayo pwedeng magtrabaho. Hindi tayo makakapasa, medical pa lang. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko pwedeng sabihin dito yun guys, sa akin na lang po yun. Supli natin. Ate, pinabibigay ni Kuya Bal, Salamat. Salamat kay Kuya Bal. Ayan. At hayaan nyo na pagbalik ulit ni Kuya Bal dito, loobin ni Lord ay yan, samahan ko si Kuya Bal para makapunta uli rito. Okay lang ba? Napasyalan kayo ni Kuya Bal uli? Yan, matagal na panahon na ano. Sayang nga lang at... Oo, pwedeng-pwede pa yan, Pastor J. Para na rin yan sa kanila. Pero mabigyan ulit sila ng tulong ng mga sponsor ni Kuya Bal Santos Matubang. At alam ko marami siyang sponsor, lalong-lalo ng mga OFW. Kasi sila ngayon ng may kita. Diba? Supli natin. Itong nakaraan ay hindi kami nakapunta rito. Gustong-gusto kayong puntahan ni Kuya Bal nitong nakaraan. Medyo limot nga kasi hindi pa ako nakakapunta rito. First time ko makapunta rito eh. Oh, diba? Pero kung alam ko ito ay... O diba at least kahit first time ni Pastor Jai, natuntun pa rin ang bahay nila. So syempre, ginabayan siya ni God sa pagpunta niya dyan sa kanila. At yun nga, natuntun yung apat na magkakapatid na kailangan na talaga din ng tulong. Diba? Sa mga nakakaangat ang buhay dyan. Yung kahit hindi naman yamanin not as in. Pwede yan mag-donate. Siyempre, kontakin nyo yan si Pastor J. Murillo, guys. Para maipaabot ang tulong nyo sa kanila, no? Samahan ko si Kuya Bal. Kaya, panalangin natin na sa pagbalik ni Kuya Bal ay, loobin ni Lord na pasya lang kayo. Ate, Tama. Para naman matulungan sila at siyempre need nila ng allowance everyday. Tatlo yan, apat. Eh, marami yan. Kawawa ang tiyahin. Eh, buti na lang nandiyan ang tiyahin na nagbabantay sa kanila, no? At hindi pa rin sila napapariwara. Kung ilang taon na ba silang solo or sila-sila na lang ang namumuhay. Ayan, maraming salamat po, ate. Anong pangalan nga po niyo, ate? Tita? Melanie po. Ayan, si tita. Maraming salamat po kay Sir Bal sa tulong sa mga bata.
Yun. Yan si Ate Melanie pala ang kanyang pangalan. So, nagpasalamat siya sa tulong na binigay ni Kuya. At siyempre sa mga susunod pa na magpapadala sa kanila ng tulong na mula sa mga sponsor ni Kuya Bal. So, play natin, guys. Ayan, bali si kayo itiyahin, kapatid ng kanilang ama. Ayan, maraming salamat po, Ate. At sa'yo din, Ate, ha. Mag-aral na mabuti, ha. Tama. Kasi ang susi ng tagumpay ay ang pag-aaral. Tama ba ako? Kaya ikaw, Neng, mag-aaral kang mabuti para matulungan mo ang inyong tiyahin at yung mga kapatid. Siyempre, dapat magsikap ka dahil iniwan niya kayo ng magulang niyo. Ipakita mo sa magulang mo na kaya mo, no? Pag nakapag-aral ka, makapagtrabaho ka, kayang-kaya mo ng bahayan ng mga kapatid mo dyan. Oh, grade 6 pa lang siya, pero ilang taon na lang yan. Saglit lang po. Mabilis lang po ang araw. Supli natin, guys. Salamat rin. Mag-aral na mabuti. Ano? Anong pangarap mo sa buhay? Anong pangarap mo? Chef. Wow. Gusto mo maging chef. Wow, sige dahil. Chef, magaling ka magluto, Neng. Ayan, chef daw siya. Pwedeng-pwede yan. Habang bata, mangarap ka. Diba? Supli natin para matapos na. Ito yung pag-aaral na, no? Na malay natin na may hihipuin ng Lord na ako sa itong mulong sa inyo. Ano? Oo, tama. Yeah. Tama yan, Pastor J. At least marami naman makakapanood niyan. At lalo, isishare naman ng ating mga kababayan. Ayan guys, sa mga ano, gustong mapanood ang full video ng vlog ni Pastor J. Murillo. Ayan, ilalagay ko sa description below guys ang link ng video na to. Yung original. So, play pa natin to guys. Andiyan naman ang ano, andiyan naman si Lord. Walang bagay na imposible sa Panginoon. Ay, Ate, maraming salamat, Ate. Thank you rin po. At ako ay tutuloy na rin ako. So guys, hanggang dyan na lang. Hanggang dyan na lang po ang ating reaction video. At sana po ay meron kayong nakuhang magandang idea, no? So, syempre guys, hindi pa nakasubscribe sa akin channel, click the subscribe button at ang tiny bell. At syempre, support nyo na rin Pastor J. Murillo Vlogs. Dagdagan nyo ang kanyang subscriber, like and share, para po mas marami pa silang matulungan ng mga kalingap. Ang mga kalingap vloggers, guys. Kasi kung wala kang views, wala kang kita. So guys, bye po. Thank you everyone. And to God be all the glory. And guys, don't skip the ads. Para po tulong nyo na po yan. Ayan. God bless. Thank you.